The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Uy, Miyerkules na! Happy Valentine's Day and happy Ash Wednesday, Pastor Jeff! Hello, chat. Morning, Ted. Morning, cha. Yan. Happy, ano ba? Happy Valentine's Day. Ayan. Hearts Day na nga ngayon, Pastor. At dito sa isang linggo natin na Hearts Week, puro may kinalaman sa pag-ibig at love ang tema ng sinishare mong gospel dito sa mga nakikinig sa atin. So we can't wait. Ano bang meron ngayong Feb 14? Ano magandang balita? Of course, love pa rin tayo. Happy listening muna kay Tita Becky Briones. At sa ating mga taga-subaybay dyan sa small group natin. Happy Valentine's Day! Sabi nga ni Manong Ted, lilipas din yan. Oo. So, lilipas din yan! Yeah. Then, meron akong hugot line na connected dun sa interview ni Brad Ted kanina rin sa Jeep modernization. Ano yung hugot line na? Sige nga. Minsan ang pag-ibig, yan. Siya sabi, ano? Minsan daw ang pag-ibig ay parang bayad sa jeep. Yan. Ay. Bakit? Hindi nasusuklian. Yun. Hindi anyway. Nasusuklian paminsan. Oo nga. Ano? That's what you call one-sided love. Tungkol ba dyan, Pastor? Yan. Ang tema ng gospel natin ngayon? Yes. Kasi ano nga ba sikreto para magmahala ng wagas? Yung ano ba susi? Para maka-experience tayo ng unconditional, selfless, at genuine love. Nakakalungkot lang siya. No? May napanood ako isang sikat na vlogger at manager to ng mga artiste. Meron siyang interview. Ano? And then, ang payo niya, although opinion lang naman niya to, no? Payo daw niya sa mga anak niyang babae, mag-live-in muna. Okay? Although opinion niya yun, nakakalungkot lang kasi sabi naman niya, pag daw sinaktan, pwede niyang bawiin. Kasi kung kasal, makikiusap na lang siya, wag mo naman saktan yung anak ko and all. Ginagalang po natin yung opinion niya, nakakalungkot man, dahil yun lang yung option niya, mag-offer ng live-in kayo muna anak, parang, kumbaga, bibili ka sa sakyan, i-test drive mo muna, no? Kasi kung hindi mo gusto performance, edi wag mong bilhin. Okay po yan sa sasakyan, pero kung pagmamahalan, tao po yan, we're talking of lives. Pag nagkaanak, madadamay pa yung mga anak. Ano, may ibang nila lang na madadamay pa, emotionally speaking, broken family. Ngayon po, dito po sa Daily Brand, may mas maganda tayong option na ino-offer. Kasi po, mga katuruan to sa Biblia, na baka naman po mas magandang option to compare sa option lang na yan na lang, itest mo lang. Kung hindi, hanap tayo ng iba. Ano ba ang susi sa para magmahal ng wagas? Yung unconditional at selfless love. Instead na prevailing culture po, selfish. At kadalasan, puro lust, L-U-S-T, imbes na love. Kasi po, yung love desires to give. Yung lust desires to get. Okay? Kaya po, ano ang sikreto ba? Paano ba malaman? Paano nga ba magmahal ng pagmamahal na tulad ng Diyos? Sa unang 1:4-19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang dali po intindihin. Actually, kahit di ko na ito i-explain eh, pero may time pa ako, explain ko na rin. Ito po ay parang cause and effect. Dahil unang nagmahal ang Diyos sa atin, minahal tayo ng Diyos na walang inihintay na kapalit. Even at our worst, nung tayo mga makasalanan pa, siya po ay namatay para sa atin, ang Diyos, is Kristo. Ang epekto daw po na ito sa atin, tayo din magmamahal tulad ng natanggap nating pagmamahal. Di po ba, totoo din yung kabaligtaran na to, hurt people, hurt other people. Nakita na kayo ng taong punong-puno ng galit, punong-puno ng, alam mo yon, nakatanggap ng parusa, sakit. Ang nangyari din po, ganun din ang gusto niyang gawin sa ibang tao. Pero sabi po ni Apostol John, therefore be imitators of God as dearly loved children. Gayahin daw po natin ang Ama sa Langit, ang Diyos, dahil tayo po ay dinagdagan niya, dearly loved children. Hindi lang basta mahal ka ng Diyos, sobrang nag-uumapaw at unconditional ang pagmamahal niya sa atin. Kaya po, becoming a child of God is the starting point of understanding what unconditional love is. Ano po, ibig sabihin na to, pag tayo po'y naintindihan natin na tayo po ay mahal ng Ama sa Langit, yun po ang simula kung paano tayo magmahal ng wagas sa kapwa natin dito sa lupa. Kapag hindi mo to gets, hindi mo personal na naramdaman at na-encounter ang pagmamahal ng Diyos, mahihirapan tayo, we will try to manufacture love, pero pag hindi mo na rin hindi nasuklian,
tatablahin mo na rin yung tao. I-unfriend mo na, ibabash mo na. Kaya sa social media, napaka-weird. Yung iniidolo mo, pag hindi ka na pinansin, ang dali mong i-cancel. Yung kultura po na yan. Kaya, again po, pag hindi tayo nakakuha ng pagmamahal sa Diyos, lagi tayo manlilimo sa iba. Lagi tayo magtatry makakuha ng pagmamahal sa iba. At pag di natin nakuha, madali na lang i-scratch, disposable ang pagmamahal dito sa lupa. Again po, gusto ko lang po kayong encourage. Mahal po tayo ng Diyos. Pinatunayan niya yan na siya namatay sa krus ng Kalbaryo, even wala pa siyang hinihintay na kapalit sa atin. Unang 1:4:19, tayo yung umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Panginoon, mahirap man pong gawin, hindi imposible. Dahil Lord, nagawa mo na to, minahal mo kami ng walang hinihintay na kapalit. We can love unconditionally, we can look beyond the offense. Dahil alam namin na kami nag-uumapo ng pagmamahal mo, it will overflow sa ibang tao. Kaya Lord, ang mga taong nakatanggap ng pagmamahal mo, hindi madali ma-offend. Madali sila magpatawad dahil naiintindihan nila, ako rin mismo, hindi ko deserve mahalin, pero minahal ako ng Diyos. Siguro Lord, ito ang susi upang kami magmahal ng wagas sa mga kapwa namin, lalo na yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Magpatawad sa mga taong hindi deserving ang kapatawaran dahil kami mismo ay dating ganun ang sitwasyon. Ngunit minahal mo kami, pinatawad mo kami. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, muli sa araw na ito. Sa magandang mensahe po at balitang hatid ni Brad Jeff Eliscopides, we pray, alagaan niyo po siya lagi and bless his mission. Lord, thank you for the gift of love. In Jesus' name we pray. Amen. 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 True love. Baby girl. Pastor Jeff. True and lasting love. Pero ang binabanggit din niya nga kanina, napakagandang mensahe, no? Yung totoong pag-ibig, totoong pagtulong. No? Dahil kapag, yun, di ba? When you serve others, you serve the people, you serve God. Yun po yun, basically, sinasabi din ni Brad Jeff. And dapat, pure. Yes. Dapat po, totoo. Walang hini-inaantay na kapalit. So yan pong kagandahan din, Brad, no, sa ating mga happy anonymous. Yung nagbibigay ng tulong nang hindi humihingi man lang ng pagkilala. Amen. Diba, Brad, ano? Oo. Yung gusto lang nilang makita na masaya yung kapwa. Wala na hong pangalan na babanggitin. Yung iba nga, ayaw na magsabi. Kahit wala. Kahit, oo, wala. Kahit happy anonymous lang. Oo. Oo. Okay. Basta happy na kami. So thank you sa ating mga... Ang sikreto kasi noon, ang mga tao na yan, ang ating mga kaibigan, yung mga tao hindi ko nga kilala kung sino yung mga yan, na happy anonymous. Kasi sila, hindi na nila kailangan ng recognition, unang-una, dahil sila'y puno na ng pagmamahal at assurance sa Diyos. Amen. Kasi pag kami kulang sa'yo, magdo-donate ka, pero ilagay mo yung pangalan ko, may photo ops tayo, ha? Kailangan makita ng buong mundo, nag-donate ako. I'm not saying lahat ganon. May mga kailangan naman yung sitwasyon na kailangan malama kung sino nagbigay, okay? Pero po, alam ng Lord ng puso natin. Kaya ka ba nagbibigay para ma-recognize? Dahil may kulang sa'yo na kailangan mapunan? Or ikaw ay nagbibigay dahil alam mong, Lord, sobra-sobra'y blessed mo. Magbibigay ako, hindi kailangan ma-recognize. Iba yon. Opo. Amen. Salamat na marami again, Brad, sa magandang mensahe iyong inihatid today. And we look forward for another very meaningful Thursday edition ng ating The Daily Brad. May date ka ngayon? May date ba kayo ngayon? Yes. Of course, kailangan niya. Namumuhunan tayo sa mga ganyan. Ano lang naman, maramdaman lang ni Grace na talagang siya ang pinakamahalagang babae sa planeta. Yan! Yon. Ang date niyo sa kusina niyo? Ikaw magluluto ngayon? Para makatipid. Sa tapat ng bahay. Oh, sige. Salamat muli na marami, Brad Jeff. And today, ano ho, maligayang bati po sa mga nagdiriwang po ng kaarawan. Today, Feb 14. Si Joel, si JPE, kahit pa paano, 900 na lang. 1,000 na siya. Sana all. Birthday kahapon ba, Brad? Today. Today? Oh. Wow. So, grabe. 900 na lang. 1,000 years old na siya. Kaya. Kaya. Okay, Brad Jeff. See you tomorrow. Okay, batiin ko lang. Lowy at Jay Galang, thank you for tuning in. Of course, kayong kaibigan na si Red Sanchez. Maraming salamat. Daily Brad, your daily dose of inspiration.
Thank you, Serving the People, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.